I'm going to answer all the assumption given to me. Diba? Kung ang tingin nyo sa akin, sino nga ba ako sa paningin nyo? Or your first impression about me? So, masungit! Suplado hindi namamansin. Minsan, hindi tao ang natatakot sa akin. Nandiyan nga yung tipong pag unang, ang kwento ko dito is yung nag-i-interview pa ako sa isang call center in East Sudlibi, shout out WNS. So yan, paglabas ko, natakot yung mga aplikante. Kala daw nila Amerikano. Welcome to another episode in Beyond Candid. So we are here because it's my birthday month. I'm going to answer all the assumptions given to me by, of course, you guys, our viewers. So if you could remember, it was months ago. What are they? It was months ago when I've asked you some assumption of who I am, diba? Kung ang tingin nyo sa akin, sino nga ba ako sa paningin nyo? Or your first impression about me. Here so in this glass jar are some of your assumptions. There are a lot of assumptions and I'm going to read them aloud and I'm going to explain to you all your assumptions. Let's start. So yeah. First assumption. Hindi naman ang aso. Ayan. Hindi marunong sa gawaing bahay. Naku, sa tingin niyo ba hindi ako marunong sa gawaing bahay? To tell you honestly, marunong po ako ng mga gawaing bahay. So, kaya niyo pong paggawa sa akin na maglinis, magwalis, maglinis ng CR, maghugas ng pinggan, magluto, ano pa ba? Magpalit ng kubrekama, yan, lahat ginagawa po namin. Ang medyo hindi ko pa po alam is yung magplansya. Natatakot ako dahil baka biglang uminit at masira yung damit pag pinaplansya. So, pero marunong, we do know how to Marunong kami sa mga gawaing bahay. Ayan. Kasi we were trained nung maliliit na kailangan gawin. Masungit. Masungit. Paano bang masungit? Medyo masungit pag wala sa mood. Thanks. Ayan. Oo, masungit ako. Pero, di ba, may reason naman kung ba't nagsusungit minsan, di ba? Ayoko lang kasi ng tanga. Ayoko ng susunga-sunga. Ayoko ng mga tanong na, di ba? Gusto ko yung... Yeah, basta, masungit ako. In, sometimes, depende sa situation or depende sa mga yan, pagbagong gising or di ka pagwala sa mo, di ba? Normal lang. Suplado hindi namamansin. Suplado hindi namamansin. Minsan, hindi po ako namamansin ng tao pag nasa labas. Sabi nga ng iba, bakit gano'n? Pagkasama daw ako, mabait. Pero pag nasa labas na, once outside, nagsusuplado na ako. Hindi daw namamansin. Okay, may reason po yan. Ang hirap po kasing bumate. Ang hirap po kasing bumati ng mga tao sa labas. Kasi ayokong napapahiya. Minsan, number one, baka hindi pala siya yung taong, kabatian ko. Alam niyo yun, yung, minsan may kamukha, may nangyari na kasi po sa akin na, binati ko pero hindi pala siya. So ganda, tahimik na lang. So, hindi po ako namamansin minsan pag nasa labas, pag nag-aalanganin ako sa mga tao. And next thing is, hindi po ako namamansin pag hindi po ako naka-contact lens or hindi po ako nakasalamin. Kasi malabo po ang mata ko. Eh, minsan hindi ko nakikilala. So, poker face na lang ako pag gano'n. Pero, pag talagang binati niyo naman ako, pabati naman ako sa'yo. Yung mga ganyan. Maldita. Maldita, over. Nagmamaldita. Paano ba maldita? Pag di ko bet yung tao. Pag di ko gusto yung tao, nagminamaldita ako.
So yeah, so normal lang naman, di ba? Pag di mo bet, di mo kasundo, di ba? May karapatan ka naman maldita. But it doesn't mean pag namaldita ka naman, masama kang tao, di ba? Wow, nag-rason pa. Next, aircon ang buong bahay. Ayan, hindi ko alam kung saan, ano, ang tawag dito. Hindi ko alam kung saan nanggaling na aircon ang buong bahay namin. Sabi daw, centralized daw ang buong bahay. Kung centralized to, hindi ako pagpapawisan ng ganito. Kasama yung mga ilaw pa. So, hindi po centralized ang aircon na, hindi pa. Hindi po centralized ang buong bahay namin ng aircon. May mga aircon lang po sa mga kwarto. Yan. Tapos may aircon din po dito sa sala or di kaya doon sa taas. Pinubuksan lamang po ito pag may mga special occasions. Siguro yung nakapunta dito at nagkalat na centralized ang buong bahay namin is dumating siya dahil mayroong event, mayroong kaganapan dito sa bahay. So yeah, pero hindi po centralized ang aircon ng bahay. Hindi po centralized ang aircon. Hindi po centralized aircon ng bahay namin. Ayan. Ano ang assumption niyo? Hindi marunong magbiyahe. Ayan. Define hindi marunong magbiyahe. Nagta-tricycle naman ako dyan sa kanto. Hindi. Paano ba? At first, hindi po ako marunong magbiyahe. Okay, aminin ko, hindi ako marunong magbiyahe pag ako lang mag-isa. Kasi natatakot ako na baka hindi mali ang masakyan ko. So yun, hindi ko pa po kayang magbiyahe mag-isa. Pero kaya ko magbiyahe naman pag may kasama ako. Mas enjoy nga ako dahil hindi nagda-drive o walang driver. Diba? Mas tipid. Pero hindi ko kaya. Pero nakaya ko na siya actually. Nung nag-aaral ako sa UST, nakaya ko nang magbiyahe mag-isa. Ito yung pinapasamahan ako sa mga tigamorong, yan. Shoutout kay Komi Pai, yan. Ano pa ba? Sino ba mga nakasama ko? Yan sila, Rosie, sila Mark. Yan, sila yung mga nagtuturo sa akin paano magbiyahe mag-isa. Kaya ko naman, pero taxi. English mag-usap. Hi, okay. May kwento po ito kasi, to tell you honestly, hindi po kami palalabas nung bata. We do not go out. So we are usually sa compound lamang po. And ang mga kasama po namin sa loob ay kami-kami lang magpipinsan. It's because stricto ang grandparents namin, si Lolo at Lola. Actually, si Lolo, stricto talaga. Hindi kami pinalabas. So, kung napunta kayo sa clinic namin, if you could visit the clinic, there are two gates. So, hindi kami pwede lumabas sa gate sa loob. Yeah, hindi kami pwede lumabas. So, nandun na kami. And we were trained to speak in English. Hindi ko alam kung bakit. So, every summer, may mga activities kami magpipinsan. Nandiyan yung swimming, nandiyan yung nagbabasa kami ng mga libro, yung mga literature, tapos isa-summarize namin, or di kaya yung magme-memorize kami ng mga poems, di ba? So, activity. And nung bata kami, English kami mag-usap. So, yan. English kami mag-uusap. Pero sabi nga nila mami at daddy na parang, ay, hindi na nila naiintindihan yung ibang Tagalog words. So, nag-Tagalog na kami. And isa pang kwento is nung lumabas kami, first time namin lumabas na nagsakristan po ako. Wow, sakristan. Nung nagsakristan po ako, parang nagulat sila na, ah, so you're English speaking, ganyan-ganyan. So, nagulat naman, pero marunong naman kami mag-Tagalog. So, yun yung kwento kung ba't nagkaroon ng ganitong assumption na English ko mag-usap. Pero mali-mali nga minsan ang English ko. Okay, minsan eh, kinokorek pa nila mami, di ba? So, yan. Next! Mamahalin ang gamit. Dahil lang ba sa kulay, mamahalin na. Okay, paano ba mamahalin ang gamit? Number one, hindi po ako mahilig sa mamahaling gamit. Ang pinakamahal na gamit na nabili ko for myself is yung ano, coach. Coach bag. Mamahaling coach bag. And simple lang po talaga akong tao, honestly. Sobrang simple ko lamang kong tao. Sabi nga nila na kala ninyo, marami nagkaakala na
mahirap akong i-please, pero napakadali lamang po akong i-please. Chocnut lamang or yung ano tawag, zeb-zeb, ayan. Yun yung mga favorite ko. So yung mga ganun lang bagay, hindi po ako mahilig sa mamahaling mga gamit. Kala nyo lamang po. So ito po yung mga bigay. Bigay po ito. Giordano siguro ang pinaka-expensive na mga nabibili ko. Mga pantalon, mga shirt. Pero ito naman yung nagagamit matagalan. Yung ibang mga Giordano pants ko is high school pa. So yun lang ang mga mamahaling kong gamit. Tapos yung gadgets siguro, yun yung mga isa sa mga mamahaling kong mga what I own, mga mamahaling gamit. iPhone, tapos ano pa ba? So yun. So ako nga kung tutuusin, I just buy sa mga Changi kung may kasha ha. Kung may kasha. Nandyan yung nagbu-blue corner lang po ako. Minsan happy na ako sa mga blue corner. Ayoko na mga may tatak-tatak na damit. Diba? Ako naiintaano ko. Parang ang tawag dito. Hindi ko feel, but I'm not worth it. Intimidating dahil sa kutis, yan. Marami nga natatakot sa akin. Nandiyan nga yung tipong pag unang, ang kwento ko dito is yung nag-i-interview pa ako sa isang call center, yung Isod Libi, shout out WNS. So yan, paglabas ko, natakot yung mga applicant. Kala daw nila Amerikano. So yan, so intimidating ang ako dahil sa kutis ko, dahil siguro sa jeans. Yan, sa jeans siguro. Yan, si Lolo is maputi. Si Mami maputi. Si Daddy maputi. So, siguro ito. Kaya, maputi rin. Nakaka-intimidate. And of course, may mga yung pag-aalaga sa skin. That's very important to take care of your skin. Ang init ng ilaw. Siya lang kinakain. Paano sosyal ang kinakain? Hindi nga kami bumibili ng merienda sa labas. Yan, turo sa amin yan. We do not buy yung mga pag may merienda lang, bibili ng pizza, ng ano. Dati, nung si Lola, nung medyo bata pa kami, yan, merienda namin, Big Mac, happy na kami. Big Mac. So, pipiling chili dog or hot dog or ano, hamburger. Tapos nung nagkaroon ng Jollibee nung kapitbahay namin si Jollibee dati. Yan, bihira. So, yan. Pero we are train na kung ano ang food sa harapan mo, yun ang kainin mo. Diba? Huwag maging choosy. Magpasalamat sa mga food na meron kayo. So yan. Kumakain po ang kamote. Kamote, sungan, diba? Tapos yung mga sinigang na sardine. Naalala ko, shoutout kay Puroy. Noong one time, nagdito siya, nagbibihis ng puon namin. Tapos, ang pinakain ko, sinigang na sardinas kasi wala akong maipakain. Available na lang namin sardinas, so niluto ko. Ayun, nagulat siya, ha, kumakain ka niya? Oo, kumakain ako ng sinigang na sardinas. At natutunan ko ito nung nagsinakulo po ako. Yan, naging member ako ng Pakita Mo. So, yan kung ano nung pinakain sa amin. Pero kahit na ano, kumakain ako ng kung anong bagay. So yan, kumakain po ang buro. Yan, burong morong, burong Pampanga. Tapos ano ba yun? Yung balaw-balaw. Yan. Isda, kumakain. Na, I'm not juicy. Yan, kasi yun nga, tinuruan kami na kung anong pagkain sa lamesa. Yun po ang kakainin. Huwag kang maghanap, diba? Kung ayaw mo kumain, huwag kang mag-inerte, lumabas ka. Diba? Mayaman. Mayaman. Define mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Ah. So yan, mayaman. Paano ba? Hindi po kami mayaman. Okay. Masipag lang talaga ang parents ko. So yan. So my mom is a doctor. She's a pediatrician. My dad is an engineer, civil engineer. Ako po'y anak lamang po. So yan. Kaya minsan nakaka-sad. Pag minsan eh, yung nag-events ako, sasabihin, ay, ikaw pala. Hindi mo na kailangan magtrabaho. So, wag po ganun. Wag po ganun. So, kailangan din po. So, we are taught na if you want something, you have to work for it. So, yan. Nakakatawa. Maarte! Maarte! Ayan. So, paano bang maarte? Ayoko nang madumi. Ayoko nang mabaho. Totoo yan. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang madumi. Ayoko na ano.
So yeah, maarte in a good way naman. Syempre, pag alagaan mo sarili mo, ayaw mo ng mga kung ano-ano mga nila mo. Ayaw mo na kung ano, di ba? So, kailangan mo din mag-inarte. You have to be choosy in a way. Pero cowboy din po ako, di ba? I could sit on the floor. I could sit, kunyari, wait, during sinakulo days, pag umupo sila, upo lang ako, di ba? Pag kumain sila, walang kutsara, tinidor, di ba? Gaganunin mo yung plastic, bubutasan mo, is mamash. Kakainin ko rin yan, di ba? Maarte in a way na may pinipili ka, pero you have to be ano din. Kaya marunong ka rin dapat makibagay sa mga tao. Next. Laboy mahilig gumala. To tell you honestly, taong bahay po ako. Homebody po ako. Ayoko lumalabas. Usually, pag lumalabas lamang po ako is with friends. Yan. With Mark, with friends of Mark, with Kuya Cesar sa Pagsanhan, o di kaya kina Maki and kina Puroy, so yan, kina Kuya Pat dati, Kuya James. So, pero bihirang-bihira, pero usually talaga nasa bahay lang ako. Ayoko nang lumalabas kasi gastos. Kuripot. Ayan, siguro magandang term, kuripot. Ayan, ayoko masyadong gumagastos. Kuripot in a way na ano, kasi ako kasi when I buy things, pinag-iisipan kong mabuti. Kailangan ko ba ito? Diba? Saan ko gagamitin? Tapos pag talagang kailangan ko, go ako. Pati nag-iipon ako, tapos pag merong sobra, dun pa lang ako gagastos. Hindi yung pag may ganitong karami kang pera, wawaldasin mo na ayoko ng ganun. Gusto ko meron naka-imbak pa rin. Langgam. Langgam siguro ako. So yan. So homebody lang po ako. Nasa bahay lang. Nag-i-internet, nanonood ng VCDs. Yan. Dati VCDs. Nag-binge watching ako. Hindi ako mahilig sa Netflix. Hindi ako marunong magsasubscribe ka pa. Diba, minsan hindi mo pa bet. So, yan. Dito lang sa bahay, ang ginagawa ko, nanonood ako mga movies na favorite ko. Yung mga kinolekta ko mga movies. Yan. Tapos, nanonood ng sa TV, sa cable, ang pinapanood ko ngayon, Cruise Ship Diaries, or di kayo mga Borders, Border Security, yan, tuwang-tuwa ako sa mga ganyan. Tapos, pag ano, sa Food Network, or di kaya yung luto-luto, di ba? Pag hindi masarap ang ulam, yun ang ginagawa ko, papanoonin ko yung magagandang lutuan, di ba? Yung mga cooking shows, para habang kumakain ka, ay, feeling mo yun din. So, yun. Nag-aral ng music, okay. Kasi dahil sa pagkanta ko daw, parang aral daw ang boses ko. To tell you honestly, I'm not a graduate of Conservatory of Music. Yan, clear po natin. I am not a graduate of Conservatory of Music. I am a graduate of Behavioral Science course in UST. So, psychology in industrial field po tayo. The reason why I know how to sing is because of genes. Si Lolo ay musician, si Lola ay kumakanta sa simbahan. Si Mami ay marunong sa music, si Daddy rin kumakanta. So, maganda lang yung genes namin. And of course, when I want to learn something, pinapakinggan ko lang mabuti. Hindi nga po ako marunong magbasa ng nota. Ayan ha. I do not read notes. I don't know how to read notes. Although we were taught how to play piano. Eh tama, di ba? Yun ang pinagsisisihan ko na sana pala pinag-aralan kung laway. Sana pinag-aralan ko, finocus ko talaga tugtog ng piano. I know a little on how to play the piano, pero hindi ganun kaano, di ba? Sabi nga natin, pag may natutunan ka, di mo naman pinapractice, sayang lang din. So yeah, so I'm not a graduate of Conservatory of Music. I just listen to them. Yan, sila Lesa Longa, sila Andre Bocelli, Julie Andrews, di ba yung proper breathing, Regine Velasquez, Martin Rivera. So, pinapakinggan ko lang sila yung kung paano humina ng boses, kung paano mag-emote, di ba? Pinag-aaralan ko lahat yan. And yun mang yun, ginagamit ko sa pagkanta ko. So, yun. So, shout out sa mga nagsasabing magaling ako kumanta. Maraming salamat. Pero nahihiya ako. Yung pag, after every salmo, lalapitan ko, ang galing mo naman kumanta. Nahihiya po ako. So, yan. Yeah. Mahirap makasundo. Hindi po ako mahirap makasundo. For as long as meron tayong common denomination. Oh, common denomination! Pag meron po tayong
pinagpareho. Yan. Sabi nga ng kapatid ko, ba't ganun? First time mo lang ma-meet, eh ano, ang galing mo na makipagano, hindi ko rin alam. So yan. Pero sa totoo po, mahiyain po talaga ako. You be the first one to approach me. Kasi sobrang mahiyain po ako. Naalala ko yung ano, balikan natin isang binigay dito na ano, maldita or ano, mahirap, intimidating. Meron po kasi, shoutout kay Renzo Martinez. Sabi niya sa akin, una niya ako nakita, sino ba to? Kung maningin daw ako from head to toe, hindi po totoo yan. Baka na-tiempo lang po na ganun ang nakita ninyo. Pero, yun. Tapos nung nakilala niya ako, you have to get to know me. That's the reason why I'm doing this, di ba? Answering the assumption para mas makilala niyo ako. Madaldal ako. Totoo. Pero pag di ko bet, tahimik. Ayan. Tahimik. Hindi pa ako tahimik. Dati nga nung high school, grade school. Lagi ako nalilista sa noisy sa Lasal, Antipolo. Na sobrang daldal. So, ang ginawa ko, ako nang naglilista para hindi ako malista. So, yan. Hindi pa ako tahimik. Pag wala lang sa mood, tahimik ako. Yan. Stricto. Stricto. In a way, yes. Kasi, I came from a family na very strict. Si Lolo yan yung, hoy, bawal yan, hoy, yung bata, ganyan, 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 ganyan. So yan, so stricto. So siguro doon ko nakuha yung ano. And I want everything to be perfect. I want everything to be organized. If things could not come my way, di ba? Kailangan kong ano. Pero as time goes by, I do adjust. You know the word, adjust. You have to adjust on certain situations. You have to adjust on things, di ba? Kasi nagbabago ang lahat-lahat. So, I think that's it. So, yan. So, once again, thank you very much for joining me. Hope you learned a lot from me. Sana marami kayong natutunan kung sino nga ba talaga ako. Kasi, di ba, sabi nga natin, mahirap ang mag-assume. Kasi minsan, mali ang mga naiisip natin. Sabi nga sa magandang saying, do not judge the book by its cover. Kasi baka when you read it, you could find beautiful stories inside it. So there. So thank you very much for joining me on this beautiful episode of Assumption About Me. And sana may natutunan kayo kung sino nga ba talaga ako. And please, 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 parang awan nyo na, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification button so that you'll be updated every time na may bago po mga episodes tayo. Okay? So, see you all next time on our next episode here on Beyond Candid. I am Marion. Bye!